Nagpunta sa isang restaurant ang dating magkakaklase upang ipagdiwang ang kanilang reunion. Ngunit noong makita nila ang isa pa nilang kaklaseng mahirap ay nilait-lait nila ito sapagkat hanggang ngayon ay nananatili pa rin daw itong naghihirap. Subalit, ang hindi naman nila inaasahan ay nang mapahiya sila dahil sa mga sumunod na nangyari. Magandang araw sa inyo, mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Darating Din ang Oras Mo. Tuwing umaga, bago pumasok sa eskwelahan ang binatang si Kiko, ay siya na ang naghahanda ng almusal nila ng kanyang mga magulang. Kinahiligan na rin kasi niya ang pagluluto, kung kaya tuwang-tuwa ang mga magulang niya sa kanya dahil tila inangkin na ni Kiko ang responsibilidad na ito tuwing siya ay nasa kanilang bahay. Nag-iisang anak lamang itong si Kiko. Ngunit taliwas nga sa iniisip ng ibang tao na kapag iisang anak ka lamang ay madali mong nakukuha ang mga bagay na gusto mo sapagkat kabaliktaran nga ang nararanasan niya ngayon. Kapwa hindi nga kasi nakapagtapos ang mga magulang ni Kiko. At dahil hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon pa ng mga kapatid, ay dahil mas pinili ito ng mga magulang niya sapagkat alam nila na hindi naman nila ito kayang bigyan ng maginhawang pamumuhay. Sa kasalukuyan ay isang college student itong si Kiko. At isang araw, noong matapos na ang kanilang klase at papalabas na siya ng eskwelahan, ay nakita na naman niyang nakatitig sa kanya ang mga kaklase niya habang nagtatawanan. Ilang saglit pa nang makalapit na nga rin siya sa mga ito ay sinubukan niyang umiwas. Subalit sinadya na talaga ng mga kaklase niya na harangin siya. Kiko, pakibuhat naman ang mga gamit namin o, nabibigatan na kasi kami. Sige na, malakas ka naman, diba? Kargador ka nga sa palengke, kaya siguradong-sigurado na kayang-kaya mo yan. Ay, buhay, napakadaya nga naman, no? Kami, pasarap-sarap lang, samantalang ikaw ay naghihirap. Bukod nga kasi sa pagiging isang mag-aaral ni Kiko ay pinagsasabay niya rin ang pagtatrabaho bilang kargador sa palengke. Sa katunayan, pagkatapos niyang pumasok sa eskwelahan ay kaagad na siyang dumediretso roon. Kung kaya't madalas din siyang abangan ng mga kaklase niya upang laitin siya ng mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, ay kitang-kita ang kasipagan na ipinapamalas ni Kiko. Sa sweldo niyang 150 pesos kada araw sa pagiging kargador sa palengke ay hindi na siya humihingi ng baon sa mga magulang niya at pinagkakasya na lamang niya ito upang masustentuhan ang sarili niya. Kaya dahil sa napakaliit na kinikita ni Kiko ay kinakailangan talaga niyang magtipid at kung minsan ay puro gulay lamang din ang kanyang inaalmusal na bigay pa sa kanya ng amo niya sa palengke. Pero makalipas naman ng ilang taon ay hindi talaga binigo ni Kiko ang kanyang sarili. Sa kabila kasi ng lahat ng hirap at pagod na kanyang sinakripisyo, sa wakas ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Sa totoo lamang ay gusto talaga ni Kiko na kumuha ng kurso dati tungkol sa pagninegosyo. Ngunit sa kahirapan ng pamilya nila ay mas pinili muna niyang maging praktikal kaya ngayon ay nagtatrabaho muna siya sa loob ng opisina upang makatulong muna sa kanyang mga magulang. Kagaya ng kanyang nakaugalian, sa trabaho ngayon ni Kiko ay pinapamalas niya ang kanyang kasipagan at binibigay talaga niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapatunayan na kahit sa ang posisyon siya mailagay ay pinapakita niyang kayang-kaya niya ito. Dumaan ang 5 taon, kung titingnan ang kalagayan ni Kiko ngayon ay ibang-iba na ito kumpara sa dati. Nagawa na kasi niyang makapagpatayo ng mas maganda at mas malaking bahay para sa kanya.
At para sa mga magulang niya, mayroon na rin silang dalawang kotse kung saan ang isa ay family car nila at ang isa naman ay ginagamit niya tuwing pupunta siya sa trabaho. Subalit, dahil masasabi na ngayon na napakarangyana ng buhay ni Kiko, ay nagiging dahilan na rin ito upang mag-resign siya sa kanyang trabaho at simulan na noon pa man ang kanyang ginugusto, ang magkaroon ng sariling negosyo. Nagpatayo si Kiko ng restaurant sapagkat mahilig din siyang magluto. Ngunit imbis na siya ang maging chef dito, ay kumuha na rin siya ng mga tauhan dahil kayang-kaya na rin naman daw niyang mapagsweldo ito. Isang taon lamang din ang makalipas ay naging mabilis din ang pag-unlad ng kanyang negosyo. Madali itong tinatangkilik ng mga tao dahil hindi lamang masasarap na pagkain ang binabalik-balikan ng mga ito kung hindi ang napakaganda ring kalidad na serbisyong ibinibigay nila sa mga tao. Isang araw naman pagkatapos ipagluto ni Kiko ng almusal ang mga magulang niya ay sandali muna siyang naupo para magpahinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at napangiti na lamang siya sa kanyang nakita. Pagbukas kasi ni Kiko ng kanyang social media ay nakita niyang nag-post ang dati niyang kaklase noong kolehiyo na magkakaroon pala ng reunion ang kanilang batch. Kaya sa mga oras na iyon ay kaagad na rin niyang tinawagan ang kaklase niyang ito. "Oy, Andre, tama ba ang nakita ko? May reunion tayo? Nakaka-excite naman yan dahil ang tagal na rin nating hindi nagkikita-kita. Saan naman gaganapin ang reunion natin?" Subalit, ang pagkasaya ni Kiko ay kaagad na napalitan ng pagkalungkot matapos niyang marinig ang mga sinabi ng dati niyang kaklase na si Andre. "Oo, tama nga ang narinig mo dahil magkakaroon ng reunion ang batch natin. Pero kami-kami lang yon at hindi ka kasama. Walang kahit na sino ang gustong mag-imbita sa'yo dahil alam naman namin isa ka pa rin hamak na mahirap hanggang ngayon. Nakakatawa talaga dahil umasa kang sumali sa reunion namin, ha? Kung gusto mong mag-reunion, edi mag-reunion ka mag-isa." Hindi maitatanggi ni Kiko na talagang nasaktan siya sa mga sinabi ni Andre. Sa katunayan ay balak pa raw niyang sabihin sa mga ito na doon na sila kumain sa kanyang restaurant at ililibre pa niya ang mga ito, ngunit dahil sa trato na kanyang tanggap ay tila nagbago na ang kanyang isip. Pero isang linggo lamang ang makalipas ay nagulat na lamang si Kiko noong makita niyang naka-reserve sa kanyang restaurant itong si Andre dahil dito pala gaganapin ang reunion ng mga ito. Kaya noong sumapit na rin ang araw ng reunion ay isa si Kiko sa mga nag-ayos ng kanyang restaurant upang siguraduhin na magiging maayos ang selebrasyon ng mga ito. Ngunit sa araw na iyon, noong matapos na siyang mag-ayos at papauwi na sana, ay bigla namang nagsidatingan ang mga dati niyang kaklase, kabilang na si Andre. "Aba, Kiko, bakit ka nandito? Ang kapal din naman pala ng mukha mo para imbitahan ang sarili mo, no?" "Ah, alam ko na. Kitang-kita ko pa ang pawis mo. Waiter ka rito, no? Ikaw ang naghanda para sa selebrasyon namin. Swerte mo naman, makikita mo kami kung paano kami magsaya pero manigas ka dahil hanggang titig ka na lang sa amin." Sa pagkakataong iyon ay napagpasyahan ni Kiko na makiayon na lamang sa sinasabi ni Andre sa kanya. Nagpanggap na siya bilang waiter sa pagmamay-ari niyang restaurant at hinayaan lamang niyang utos-utusan siya ng mga ito. Ngunit ang lahat ng ito ay kanyang ginagawa para lamang sa kanyang negosyo. Pero ang bagay na hindi talaga nagustuhan ni Kiko ay noong habang inuutusan siya ng mga ito ay hindi tumitigil ang mga kaklase niya sa panlalait sa kanya. Kaya sa mga oras na iyon ay pinakilala na talaga niya ang kanyang sarili. "Ayoko na! Sumusobra na kayo! Alam nyo, pinapakisamahan ko na nga lang kayo dahil kahit papaano ay gusto kong maging masaya ang selebrasyon nyo sa loob ng restaurant ko. Oo, tama ang narinig nyo. Ako ang may-ari nito at hinahayaan ko lang kayong tumuloy rito dahil parte ito ng negosyo ko.
isa lang ang hihilingin ko sa inyo. Sana magbago na kayo dahil hindi tama yung ginagawa nyo. Matapos magsalita ni Kiko ay kaagad na rin siyang umalis sa restaurant niya at hinayaan na lamang na ang mga tauhan niya ang magsilbi sa kanila. Pero sa mga narinig ng dating niyang kaklase ay hindi talaga makapaniwala ang mga ito, lalong-lalo na si Andre sapagkat wala silang kaalam-alam na napakayaman na pala ni Kiko. Hiyang-hiya talaga si Andre sa kanyang sarili sapagkat ang taong minamaliit niya ay mas mataas pa pala sa kanya. Doon niya napagtanto ang kabutihan ni Kiko dahil alam nitong mas angat na ito sa kanila ay hindi nito ginamit ang katayuan nito sa buhay upang lamangan nga sila. Samantala, mas piniling kalimutan ni Kiko ang nangyari. Alam kasi niya na wala naman daw magandang maidudulot sa kanya kung patuloy niya itong iisipin at magiging masaya na lamang daw siya sa kanyang buhay dahil ngayon ay oras naman daw niya upang makaangat sa buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Darating Din Ang Oras Mo.